Kamusta ka, anime? Ito na ang part 19 ng love story ng kapatid ni Sakuragi. Disclaimer lang po, wala po ito sa anime o manga. Ito ay fanfiction o fanmade lamang na isinulat ni Miss Izzavelle Nicole Alvaro. Ang mga karakter naman sa story ay mula kay Mr. Takehiko Inoue. Except lang po kay Miss Izza. Sana magustuhan nyo. Simulan na natin ang part 19. Pero bago yun, intro muna tayo. Bitch, get off of me, I'm fucking deep in Tennessee. With my brothers from the 3, we quick to click and break the peace. No respect for what they... Buong-buo ang loob ni Sendo, natapusin na ang laban. Buo din naman ang tiwala sa kanya ng kanyang buong team. Mag-isa niyang kinakalaban ang kainan. Ibang klase ka talaga, Sendo. Sabi ni Ikagami. Pagod na siya. Sabi naman ni Izza na may pag-aalala. Alam mo, Izza, kahit na pagod yan si Sendo, hindi magpapatalo yan. Ayaw niyang natatapos ang laban na wala man lang siyang ginagawa. Na hindi man lang niya nailabas lahat ng makakaya niya. Kaya buo ang tiwala namin sa kanya. Si Sendo, yung tipo ng player na naghihimala. Ngayon natin makikita yon. Ngayong wala si Uzumi sa loob ng court. Sabi ni Coach Tauka. Ano? Anong himala ang gagawin mo ngayon? Sendo. Bulong ni Maki sa sarili. Patuloy na humataw si Sendo at hindi nagpatalo kay Maki. Ang laban na ito ay parang laban na lang ng dalawang ace player. Hindi ko gusto ito. Bulong ni Maki. Gusto ko ito. Mukhang ginaganahan pa ako. Sabi ni Sendo habang nakangiti. Manood ka, Izza. Ito na ang simula. Sabi ni Coach Tauka. Nararamdaman ko na nagiinit na si Sendo at si Maki. Sabi naman ni Ikagami. Nablock ni Sendo si Maki at nakuha ni Koshino ang bola. Habang malapit nang matapos ang oras, 10 segundo na lang ang natitira. Bilis, Sendo! Fast break! Sigaw ni Koshino at ipinasa nito ang bola kay Sendo. At dahil doon, nakapuntos si Sendo dahil sa pasang ginawa ni Koshino. Wah! Sendo! Ibang klase ka talaga. Ang tagal ko na kayong kasama pero hindi ko alam na ganito ka pala. Sendo! Unbelievable ka talaga. Ikaw ang idol ko. Napasigaw naman si Hikuichi dahil sa ginawa ni Sendo at naiyak na din ito. Hindi na din napigilan ni Izza ang maiyak dahil nakikita niyang pagod na si Sendo. Pero patuloy pa din itong kinakaya ang laban. Baka sa mga mata ni Sendo na determinado itong maipanalo ang laban. Natapos ang laban na tie game kaya mag-e-extend pa ito ng 5 minuto. Saludo kami sa'yo, Sendo. Sigaw ni Ikagami. Good work, Sendo. Sabi na nga ba, kayang-kaya mo talaga si Maki. Sabi naman ni Koshino. Pagod na lumapit si Sendo kay Izza at niyakap niya ito. Nakita kitang umiiyak kanina. Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko pa. Sabi ni Sendo kay Izza. Hindi naman nakapagsalita si Izza kung kaya't niyakap niya na lang pabalik si Sendo. Yee, sa palagay ko, may lakas na ulit si Sendo para labanan ng kainan, pangaasar ni Hikuichi. Natawa naman ang teammates nito at si Coach Tauka. Akira Sendo, ano man kalabasan ng laban na to, you're still my favorite ace player. Sabi naman ni Izza habang ngiting nakatitig kay Sendo. Salamat, sabi naman Sendo at kinis niya sa cheeks si Izza. Ayun, ata yung girlfriend ni Sendo. Ang ganda at ang tangkad. Swerte naman niya. Sa kabilang bench naman, Sendo, ang swerte naman. Inis na sabi ni Kyota. Sana all, may nagpapapawi ng pagod. Sana all, my girlfriend. Sabi naman ni Jin. Possessive na si Sendo sa bola. Possessive pa sa babae. Ibang klase. Sabi ni Kyota.
hindi ako makapaniwala na may girlfriend si Sendo. Sa sobrang misteryoso ng taong yan, hindi ko akalain na may mai-inlove sa kanya. Dagdag ni Kyota. Tama na yan. Ituon nyo ang isip nyo sa laro. Lalo pat determinado si Sendo na tapusin ang laban na to. Sabi naman ni Maki. Sa kasawiang palad, natalo ang Rionan nung overtime. Umabot na si Sendo sa limitasyon niya. Binabalaan kita Sendo, malakas ang syuho ko. Sabi naman ni Maki. At kinamayan ito si Sendo. Alam ko yun Maki, dati pa. Ngiting sabi naman ito at nakipagkamay din siya kay Maki. Maglalakad tayo. Seryoso ka Akira. Pagod na pagod ka na. Sabi ni Izza. Habang lumalakad sila pa uwi. Nauna na ang mga teammates nito. Ayos lang ako. Iyahatid kita pa uwi. Kaya ko pa. Ngiting sabi ni Sendo. Ngunit habang naglalakad sila, tumawag si Sakuragi kay Izza. Izza, hindi ako makakauwi ngayon. Nasa ospital ako. Sabi ni Sakuragi na ikinagulat ni Sendo at Izza. Kuya, bakit? Anong nangyari? Saang hospital ka? Tanong ni Izza. Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. Si Coach Anzai, inatake. Pero maayos na siya ngayon. Pero kailangan niya mag-stay dito, sa hospital. Kasama mo ba si Sendo? Ha? Kausapin ko siya. Sabi ni Sakuragi. Dali-dali namang binigay ni Izza ang phone kay Sendo. Hoy Sendo, ibibilin ko sa'yo ang kapatid ko ha. Ikaw na muna ang bahala sa kanya. Kapag naman may ginawa kang kabalustugan dyan, makakatikim ka talaga sa akin. Naiintindihan mo ba? Ha? Natawa naman si Sendo sa kanya. Huwag ka mag-alala sa Kuragi. Ako ang bahala. Makakaasa ka sa akin. Sagot ni Sendo. As he smile at Izza. Sa Kuragi hang up the phone. Ano sabi ni Kuya? Tanong ni Izza. Mukhang kahit hindi pala nanalo kanina, parang nanalo pa din pala ako ngayon. Binilin ka ng kuya mo sa akin, kaya sa apartment ko muna ikaw ngayong gabi. Sabi ni Sendo. Seryoso? Gulat na tanong ni Izza. Natawa naman si Sendo. Wala kang tiwala sa akin? Tanong ni Sendo. Hindi naman sa ganun. Kasi hindi ko akalain na si kuya pa makakaisip ng ganun. Mukhang may tiwala nga siya sa'yo, Akira. Sabi ni Izza. Tara na. Sabi naman ni Sendo. Sa bahay nila Sendo. Ang laki naman pala ng apartment mo. Ibig sabihin, malaki din ang binabayad mo dito. Tanong ko habang nakangiti sa kanya. Nap, hindi ako nagbabayad ng rent dito. Pag-aari ito ng tatay ko. Sagot ni Sendo. So ibig sabihin, pag may-ari nila ito, mayaman pala itong si Sendo. Ano pa? Ano pa ba ang nakakagulat pang dapat kong malaman sa'yo? Ha? Akira? He smiled at me. Sige, una ka na maghilamos. Papahinga pa ako ng konti. Pahiramin na lang kita muna ng damit ko. Suot mo na muna yung isa kong jersey dyan. Sabi niya. Sige, salamat. I smiled at him. And naghilamos na ako. After a few minutes later, I found him beside his bed. He looked so tired. Na-remind na naman ako sa naging laro niya kanina. I am so proud of him. Kahit natalo yun. Napakagaling na ipinakita niya. I smiled looking at him. At as he slowly opened his eyes. Tapos ka na pala. Wow, bagay pala sa'yo ang jersey ko. Sabi niya. And I shyly smiled at him. Ako naman ang magsha-shower, ha? Feel at home. Sabi niya. Few minutes later, Sendo gets out of the comfort room. Putik, topless, papatayin niya ba ako? Those abs, I can't even. You really look like another person when your hair is down. Yun na lang nasabi ko. Bigla na lang ako namula nung makita ko siya. Oh, sorry. Ito na magdadamit na ako. Hehe. He chuckles. As he's opened his cabinet and quickly put some shirt on. Hay, salapag na lang ako. Ikaw na sa kama, sabi niya. Hala, nakakahiya. Ako na lang salapag. Siya sa kama. Kama niya ito eh.
Hindi, ikaw na dito. Ako sa lapag. Sabi ko ulit. Sabi ko na eh. Ayan ang sasabihin mo. Pero, Izza, hindi ako papayag na matulog ka sa lapag. Kung gusto, tabi na lang tayo. Tanong ni Sendo. Okay, sige, paghatian na lang natin yung kama. Sagot niya. Aba, pumayag. Mukhang pinagkakatiwalaan niya na nga ako. I smiled at her and we both lie down on the bed. I put my both hands and the back of my head. Natahimik kami parehas nang bigla niya akong yakapin. Totoo ba ito? Your heart is beating, sabi niya. Of course, it's beating, sagot ko. This is my first time to hear a heartbeat. And yours is beating too fast, she said. Because you're here with me. I smile and she lifts up now. She's facing me. We both look at each other. Akira, I am so proud of you, she said looking at me. Is she still thinking about the game kanina? Mukhang masyado ko ata na focus sa laro yung sarili ko kanina. Kitang-kita ko kanina kung gaano mo kamahal ang basketball. At masasabi ko, para sa'yo talaga ang sports na yon. Masaya ako na isa ako sa mga nakapanood ng laban na yon kanina. Honestly, masyado mo akong pinahanga, sabi niya. Nagsasabi na siya sa akin. She's beginning to open up to me. I smiled and decided to kiss her forehead. Izza, I said, I love you. Sabi ko, pero walang sagot. Nakatulog na. I tried to lift up her chin to see her beautiful face now, peacefully sleeping. I smiled and hugged her. This could be the best night ever. I thought to myself as we cuddled together. Dito na natatapos ang part 19. Abangan nyo ang part 20. Muli, maraming salamat. This is Pantoman and sign out. Bye-bye.